Ngayong Pasko, Maki-Pasko tayo sa Casa Dantes, sa bago nilang bahay, kasama sina Marian, Dingdong, at sina Zia, at Sixto. Ilang minutes yan, Marian? Bakit ba? Itero ka. Itero ka. Most likely, magregalo ng galante ngayong Pasko. Yeah! Ano mga re-regalo mo kay Dingdong? Sarili ko po. Jessica, ilang buwan ko na nire-request sa kanya yan. Dahil sa inyo, niluto niya. Kaya maraming salamat. Mm. Ano-ano yung mga bagay-bagay na hindi nyo naranasan nung kayo yung mga bata pa? Nandiyan yung nanay at tatay. Kasi talagang ako wala eh. Lola talaga. So... Merry Christmas po mula sa bagong-bagong Casa Dantes. O diba, bininyagan na natin ang bagong-bagong bahay ni na Dingdong at Marian, pati na rin po ang kanilang mga chikiting na sina Zia at Sixto. Halimu kayo, mamamasko tayo sa kanila. Hello! Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas. Naku, ang ganda mo naman ang bahay ninyo, bonggang-bongga. Dingdong, Marian, thank you ha for this opportunity na pinapasok nyo kami sa inyong bagong-bagong tahanan. It's our pleasure and kami rin very grateful na through our shows, pinapapasok din kami sa tahanan ng mga manonood. At a little part of our lives na pwede po namin i-share. Unang clue na, uy, bago yung bahay nila. Kasi meron kayong pinost sa Instagram na sculpture ba ng crucifix? Para sa amin, parang yun po talaga yung pinakasimbolo mo. Sino dapat ang nasa sentro ng tahanan ito? Ma'am Jess. So ito, we will enter the in. Batcave. Batman, opo. Kaya hindi mawawala si Batman sa tabi ko. Anong feel at concept nitong iyong study room? Basta hindi maliwanag, tapos maraming wood, para nga mukhang Batman, hindi yun. Basta isang lugar kung saan ko pwede display din po yung mga laruan ko. Tawag sa ni Zia, Batman. Batman, opo. Nasa process pa ho kami ng, ano, ng paglalagay ng mga gamit-gamit. Pero ito kasi, ho, parang... Si Marian kasi mahilig sa butterflies. Mm. Kasi ako mahilig ako sa mga bungo. Pero ito, yung shield na yan. Ito po, yung shield na yan ay part of the collection din. Movie replica po siya ng pelikulang 300. Sa wedding niyo to? Yes, ma'am. Okay. Pero mo tinatago niya yung mga ganito? Sabi ko na nga ba, lang nalang mo ako eh. Ito po ang aking office area. Iba kay Dingdong. More on golden wine. Mm-hmm. Dito ka nagko-conceptualize siguro ng mga floral arrangements. Dito po ako nag-a-arrange ng flowers pag nag-iisip ako. Ilang minutes yan, Marian? Tagal niya. Bago na yan. Bakit ba? Itero ka. Itero ka. Naghandaan talaga lang, ma'am. Kayo yung natutukan ko nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang, ikakasal na, buntis na si Marian. Opo, sa inyo yung una ako nag-announce for Zia. Tapos may Zoom interview pa tayo during the pandemic, oh, yeah. Di ba? Tapos ngayon, eto na, new beginnings. Isa lang po ibig sabihin yan, mahalaga po kayo sa amin. Kaya sa lahat ng journey namin ay nandun kayo. Sasabihin ko sana, thunders na ako. Saksi. Saksi sa lahat. Saksi. Sabi nga, sa pagmamahalan nila. Hi, Zia. How are you, Zia? Good. Hello, Sixto. How do you make lambing to Papa and Mama? Yakap. Yakap. Oh, it's Tagalog. Tagalog. And fruit man. Fork man daw siya. Fork man. Masinig ko kasi sa mga superhero. Bambarinas na! You like being on camera? Huh? What do you like better? Drawing. Who do you think you look like more? Ay! Because when you were small, I thought you looked more like your dad.
And then your mom said, no, she looks more like me. You look like mama. Oh. Pick na mami, dad. Why, bakulit si dad? Because you always do that. Thank you, dad! Oh, what's your Christmas wish, Zia? I want to want you to love me today, always. Oh, love. I'm bleeding. Thank you. Okay, say thank you. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. We have you, Mom Jessica. Okay, don't be shy. Sabi ko sa kanya, I met you even before you were born. Sige, mahal. I'll fix that. Bye, everyone. Merry Christmas. Bye, everyone. Merry Christmas. Kamusta ba? Masaya. Sabi ko nga kay Don, sana more pa. More pa daw. Sana. Sana ibigay. Kamusta ang inyong mga anak? Si Zia ay very expressive. Mama, I need art. Sasara ang kulang na. Inclined siya sa arts, sa pag-awit. Boys meant say, only fools rushing for meron silang no-shoe policy dito sa kanilang living quarter. So, kailangan nakaapa. Oh! Only fools rush in, but I can't help falling in love with to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Yay! Ang galing! Oh, nagbaw pa! Oh, pinalit pa, nagpalit-palit pa yung kulay. Si Sixto naman. Yeah, mahilig po siya sa mga superhero. Ka, si Yabo-Yabo. Sinong disciplinarian sa inyo? Ako ang bad cop. Siya yun. Ako ang witch dito sa bahay. Pero may usapan kami na kapag galit ako, kailangan kampi kaming dalawa. Hindi pwedeng nagalit ako bilang, okay na yan, ako bahala sa mami mo. Hindi pwede ganun. So usapan namin, pag galit ako, ay, mami mo galit, hindi pwede. Damay, so damay kampi na kami. Did you struggle? Saan ba babalansihin ang career at ang pagiging parent? Nung una, yes po. Parang inisip ko, paano ko ba atiin yung sarili ko? Sayang naman yung career, and then may asawa ko, and then may anak. And then nag-focus ako, sabi ko sa sarili ko, ano ba talagang importante sa akin? Ano ba talagang totoong dream ko sa buhay? Malinaw sa akin na family talaga ang priority ko, which is my husband at saka yung dalawang anak ko. So as long as kailangan ako ng family ko, family muna. And then after, mag-work, pwede naman po mag-work. Pero number one is my family. So feeling mo ito yung destiny mo? Pangarap ko po talagang maging nanay. Kasi alam naman ni Don kung saan ako nang galing family na separated. Pero sabi ko, if given a chance, Lord, isa lang talaga hiling ko. Parang ultimate. Talagang buong pamilya, tapos happy family, and together talaga. Meron pa ba kayo na didiscover sa isa't isa? Para ikaw sumagot niyan. Oh, hindi. Lalo na pulong pandemic. Kasi, sipin mo, for almost 2 years, talagang kayo lang, kayo lang. And ako na-realize ko na talagang, I really like working with her on and off cam. Masaya siyang katrabaho on screen. Pero kahit off screen, okay. Ina-expect ko mag-aaway kami dahil iba rin yung personality niya, iba rin yung gusto ko, pero nag-swak. Talaga? Kasi pag masyado ng magkasama, di ba? Nagkakainisan. May ganun po, di ba? Pero ano sekreto? Luto lang ako ng luto. Big lang ng big, kainan siya ng kain. Good vibes lang, good vibes all the time. Sa tingin ko ho, bigayan. And kumbaga yung respeto sa gustong gawin ng bawat isa. Sobrang maayos po siya sa gamit. Kung nangyari, may taping siya, may trabaho. The night before pa lang,
naka-ready na lahat. Si Dong, ano na ang personality mo, Dong? Bahala na bukas! Yeah, hindi naman, ko naman. Bahala na bukas. Naayos ka naman, pero gusto lang niya nagmamadali ng konti. Kapag malapit na sa deadline, doon ako talagang mas mupukpok. Okay. Most likely, magregalo ng galante ngayong Pasko. Mas galante ka, Marian. Palagi po. Ah, palagi. Ano mga niregalo mo kay Dingdong? Sarili ko po. Ay! Expensive po ako. Good answer. Most likely, magre-recycle ng gifts sa pagbibigyan. So si Marian, galante, ikaw kuripot, Dingdong. Sobra ho daw eh. Dingdong. Most likely, makakarami ng kain sa Noche Buena. Woo! Parehas kami. Actually, abangan namin yan. Isa rin po siguro kung bakit kami magkasundo po ni Dong sa relationship namin. Parehas po kaming mahilig kumain. So, parang mahirap isipin na si Marian. Mahilig kumain. Nakakaubos po ako. Tsaka mahilig sa kanin. Extra rice. Walang katarungan. Anong plano nyo ngayong Pasko? Dito ho. First time po dito na mag-host kami sa pamilya. Both families namin. Ano yung pinaka-memorable nyong Pasko? Sa akin yung first Christmas namin together. Tinanong ko siya kung kasi nagde-date kami nung time na yun. Sabi ko parang, pwede bang ano, seryosokin na natin to? Parang gano'n. May pandisal ka mamaya sa... Palaman na minuto. Ano-ano yung mga bagay-bagay na hindi nyo naranasan nung kayo yung mga bata pa o sa buong buhay nyo? Sinabi nyo sa sarili nyo na ito gusto kong maranasan ng mga anak ko. Nandiyan yung nanay at tatay. Kasi talagang ako wala eh. Lola, taga. So, yun talaga yung dream ko na nandyan kami ni Dong for the kids. Kasi even Lola nandyan, si Nanay, wala akong reklamo. Pero iba pa rin yung Nanay at Tatay. So, sabi ko kay Dong, ito talaga yung mabibigay ko. Kaya siguro, hindi naging mahirap para sa akin na mas pilihin yung mga anak ko kaysa magtrabaho muna. Kasi priority ko na maranasan nilang nandito ako at saka si Dong para sa kanila. Kasi hindi ko talaga naranasan yun. Kasi naranasan ko yun after Marimar, which is 22 years old. Nasabi ko, Ma'am, it's about time. Kung talagang love mo ko, uwi ka ng Pilipinas, kailangan kita. Kasi nag-artista ako, parang kailangan ko ng guidance mo. Sabi ni Mama, uuwi ako. Sabi ko, Ake Dong, nakabawi na si Mama. Kasi pag may trabaho ko, si Mama po ang nandito. Siya po nag-aalaga sa mga anak namin. So sabi ko, mabawing-bawi ka na. So siguro yun, a complete family for my kids. Kaya pala yung priority mo rin, family talaga. Mm-hmm. Because sayang it's... naman yung makeup ko. So can you say, Marian, you're living your dream? Yes. Patong-patong na nga po na pangarap eh. Pangarap na ganitong pamilya, pangarap na magkabahay. Mm-hmm. At siguro yung perfect-perfect eh, perfect husband talaga. Nasa'yo na lahat. Nasa'yo na lahat. Totoo naman, Dada. Sinabi ko na to sa kanya noon pa, mabuti ka kasing bata, mabuti kang tao. Kaya siguro ganon. Talagang thank you, Lord. Tama po. Ako ba hinahanap mo? Kamusta? Na-enjoy mo ba yung regalo ko sa iyong maskara? How do you see your career moving forward in 2023? Biggest surprise po sa akin yung family feud. Nung nagsimula siya, may ano ko eh, parang insecure ako because it wasn't my ball game in terms of yung craft. Bago po siya sa akin dahil sanay po ako na umaarte sa TV. Pero parang in a way, nagpasalamat ako dahil I kind of found my groove. Marian, ikaw. For next year, may mga gagawin po ako sa regional. Mm-hmm. Baka magkaroon ako ng something sa GMA na drama series. So, I'm sure nami-miss ka na ng mga... Oo nga, di bale. Mahigit na lamang taon akong walang balita sa kanila. Yan na. Ito na ang specialty ni Marian. Sana makapasa. Sigurado yan. Ma'am Jessica. Ilang buwan ko na nire-request sa kanya yan. Dahil sa inyo, niluto niya. Kaya maraming salamat. So, for special occasions lang talaga to. Yes. You eat the menudo for breakfast? Pwede po kasi sa Cavite, pandisal at menudo. Mm-hmm. Oh. So, pero may rice din po ako sa inyo. Tsaka nung dumadalaw po ako sa kanya nun sa Cavite, yan yung madalas ihain ng lola niya. So, sabi ko, grabe, napakasarap nito. Hanggang sa eventually nakuha niya yung recipe.
Sana. Try na natin. Sentensyahan na natin ang menudo ni Marian. Kailangan ng rice nito. Ano, Dad? Pasado ba? Nakakamiss, grabe. Natagal niya na nilalambing, hindi ko siya pinapansin. Mmm! Ang sarap nga! The day after, mas sumasarap siya. Mm. Good? Excellent. Excellent. Pasadong pasado, 100%. Mapapakanin pa more ka. Ilan ang naluto niyo, Maria, na ganito para sa PGH? Parang 300 po yata. Merong mga message na gustong iparating sa inyo from people very close to you. Hi, Marian. Merry Christmas. I love you. Siya yung angkor mo sa buhay niyo early on. Talagang ginaid niya ako. O anak ha, hindi pwedeng may galit ka sa mga magulang mo. You will never be successful pag ganyan ka. May dahilan ng Diyos kung bakit nagkakaganito ang isang pamilya. So mas maganda kung i-prove mo na kahit wala kang parents, nandito naman ako. Kaya mong gawin kung anong dapat at tama. Dong Yan, I wish you a merry, merry Christmas. I will always be here for you. I love you both. Wow. Thanks, Mama Ta. Nandun kayo sa stage din na nag-aalaga na rin ang mga parents. Oh, yes, yes. And very happy to do it dahil nung kami mga bata, eh, araw-araw din kami inalaga. Thank you very much sa interview na ito. Salamat din. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. All the happiness and love in the world. Amen. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.